What's up guys and welcome to another topic dito sa aking channel. For today's topic, ang pag-uusapan natin ay regarding practice. So this is a follow-up doon sa last video natin. Ano nga yung title nun? I forgot the title. Pero it has something to do with practice. So this is more of yung quality ng practice na ginagawa mo on the table. How do you practice? When do you practice? What type of practice ang ginagawa mo? This is more on a practice with a goal. Purposeful practice. So, dapat ang ginagawa mo, kada laro mo, dapat quality practice. At meron ka laging take home o meron kang bagong skill o kaalaman na nalaman before you leave the table. Or kung gusto mong bumalik yung tumbok mo dahil nawala, matagal kang hindi naglaro. Yun, dapat meron kang ginugol kada practice mo. Ang title ng video natin ngayon ay Practice with a Goal. Tanong, gaano ka kadalas mag-practice? Gaano ka katagal mag-practice kung nagpo-practice ka? At pangatlo, anong klaseng practice ba ang ginagawa mo? So, those are three questions na sasagutin natin dito sa ating video. Okay guys, kung i-apply ko sa sarili ko ito, usually, nakapaglalaro ako, practice. Siguro, once a week. Kumisa niya, no practice. So, no game for 2 weeks. So, i-apply ko sa sarili ko itong mga drills na to para bumalik yung tumbok ko. Ang primary goal ko dito is magkaroon uli ng tumbok. Kaya kung titingnan nyo dito, simple yung straight shot. Nakatawa sa fly. Ano yun? So, may mga drills ako dito na ipapakita na kung saan makakatulong at makapagpapabalik ng tumbok. Ito yung number one drill. This is one of my favorite. Ito ay object ball diretso sa butas. So, it sounds silly at saka parang ano to? Parang ang dali-dali naman ito. Don't underestimate lahat ng drill sa YouTube. Ano po? Ito po ay ginawa dahil may purpose po ito. So dito, isa itong basic drill na kung saan makakapa mo yung stance mo, yung sight mo, at saka yung straightness nung patama mo nung tip doon sa bola. Pag wala kang tumbok o matagal ka hindi nag-practice, huwag nyo agad ikalat yung bola, tapos tira na lang tira. So, practice with a purpose. Ang purpose mo dito, ibalik yung tumbok mo dahil matagal kang hindi nakalaro. Okay, again, ulitin ko, just like in my old video, yung video, previous video, hindi po practice yung laban agad kayo ng kaibigan mo or kung sino man. Hindi po practice yun. Kasi hindi mo makukuha yung tumbok mo doon. Siguro mga 5 racks bago ka uminit na makuha mo. Pero, syempre, talo ka na. Ayan. Ito yung drill number 1. So, wala akong pangalan dito. Hindi ko alam ang tawag dito. Yung drill number 2 naman, ito, I think, maraming gumagawa nito. Ayan, medyo nakakashoot na ako dito. Medyo sinisipat ko na ng maigi dito na medyo nakapa ko na ng konti yung stroke. So, iba pa yung mga stroke drill natin. Okay. Ayan, sablay. So, guys, tingnan nyo yung fundamentals nyo. Very important. Kasi it could manifest dun sa missed shots at dun sa pagpasok ng bola. Pag may mga iba naglalaro, huwag nyo isipin kung sasablay kayo, maganda yung tira nyo. Pabayaan nyo silang manood o isipin kung anong gusto nilang isipin. Kasi ang purpose mo dito ay magkaroon ka ng quality na natira. Okay, dwell with the process. Huwag mo isipin yung resulta. Na pogi yung tira mo, ang ganda ng tira mo, na shoot, mapapawaw mo yung mga nanonood. No. Ang primary goal mo is ibalik yung tumbok mo o makita mo yung sight ng tira mo ulit. Kasi may mga pagkakataon na maganda ang tumbok mo. Pero once di ka nakalaro ng 2 weeks, 1 week, tapos in-expect mo na pagbalik mo yung pa rin yun. No. It's totally different. Magkaiba po yun, magkaiba po. So, hindi po dahil magandang tumbok mo 2 weeks ago, hindi ka nag-practice, hindi ka nakalaro, i-expect mo kung saan, where you left off yung pa rin yung tira mo. Hindi po. Kaya nga po may mga drill, may mga warm-ups,
kung saan kailangan mo munang gawin bago ka sumabak sa laban. Or siguro mga 2 days practice, 3 days practice before ka makipaglaro. So these are very useful drill na pwede mong gawin whatever your purpose or goal. So siguro pag medyo nakaka 5 minutes to 10 minutes na kayo, usually makakapamo na yung hagod mo eh. Yung bumabalik na yung confidence mo. Speed na lang ng bola ang papraktisin mo susunod pag natapos mo yung tatlong drills na to. Basically, ano ba dapat ibalik sa tumbok? Una-una yung sight. Kasi pag wala ka talagang practice, sa unang tingin mo pa lang parang lagi ka nag-second thought. Hindi mo alam kung saan sisipatin. Very basic ang sight. Kahit alam mo na mga, di ba alam mo na mga aiming system. So yung sight kailangan ibalik mo. Itong drill number 3 na to, short distance shots. Kung minsan, kala mo mahirap, mandali tirahin ng malapitan. Pag konting slight ng angle na pagkakamali mo sa malapitan, iba na agad yon. Yung angle niya habang lumalayo, palayo ng palayo yung miss mo. Kesa dun sa long shot na malapit sa butas. Mukha niya, no? Dalawang sablay na siya. So, mabalik ako dun sa side. Letter B is yung bigat ng yung bigat nung pulso mo at yung diretsyong hagod. Kuminsan pag wala ka talagang practice, parang ang bigat ng kamay mo, hindi mo makuha yung rhythm nung hagod mo. Kaya you go back to the basic, yung stance, tapos yung pre-shot routine mo, doon mo ibabalik kung mararamdaman yung hagod, yung stroke ng tira mo. Ito dito, may take home ako dito. Ang nakita ko dito yung pagkaka-alignment ng shoulder ko doon sa kamay. So nalaman ko na, at nakikita ko sa video, na medyo dahil sa pagpa-practice ko ng gusto ko ng very basic stroke na nakikita ko sa YouTube, hindi naman pala lahat applicable yun. So hindi lahat ng nasa YouTube, it will apply to you. You create your own character and your own stroke. So, andito pa rin tayo sa short distance shots. This is my second set. And mapapansin ko dito at nararamdaman mo dito yung confidence ng tira mo. Bumabalik na paunti-unti. Dito, tinatansya ko pa rin yung tayo ko kasi may mga tayong hindi ka komportable o asiwa ka. Kapag ganun ang naramdaman nyo, hanapin nyo yung pwesto ng paa nyo. Kasi may contribution po yon doon sa tumbok para bumalik yung dati yung tumbok. Kasi pag mali yung tayo mo, mararamdaman nyo po yun eh. And fourth drill, ito yung sikat na Mighty X drill na ginagawa ng mga professionals. So basically, ang sinusolusyonan mo dito yung pagkakatuwid ng tira mo for long shots. Kanina nung umpisa, di ba dalawang supply agad ako? Ewan ko kung ano ko dito. After 3 drills, itong fourth drill, tingnan ko nga. Sablay pa rin. Pero dito sa pangalawang tira, parang makuha ko na siya eh. Okay, guys, dito ganito kabilis ah. Pinas forward ko lang to dahil to save time medyo para umiksi yung video. Ayan, medyo nakashoot na ako doon for a long shot. Two for two. So, napaka-importante ng mga drills na to na kala mo lang ganun-ganun lang siya. Lalo na yung unang-una,
kala mo lang sinushoot mo yung bola sa butas, pero malaking bagay po yun sa pagbabalik ng tumbok. Kahit hindi mo goal yung magbalik ng tumbok, aba, sunod-sunod na po dito. Kahit goal mo doon ay hindi ibalik ang tumbok, ang goal mo doon is mag-practice to warm up. You may do it also, yung mga drills na to. Huwag po kayong mainip, huwag nyo shortcutin, gusto nyo agad iikalat yung bola, huwag po. Dahil hindi po tayo mag-improve ng ganun agad-agad, mahihirapan po tayo mag-improve. These drills were made to make us better. Yan, dito po medyo nararamdaman ko na uli yung confidence in a short period of time. Siguro mga, actually parang 1 hour lang po ito eh, pag pinagsama-sama mo siya. Depende sa tagal na gusto nyo yung tira, pwedeng nyo ulit-ulitin. Ayan po, puro shot na po ito, guys. So, I guarantee na mabilis pong bumalik ang tumbok pag itong mga drills na to. Kasi ginagawa ko naman po ito. So again, my problem is wala akong tumbok. So ito yung sinasabi kong solusyon. Kaya lang may extra take home ako dito. Kasi yung huling laro ko, hinahanap ko yung shoulder alignment ko. Elbow-shoulder alignment ko. Hindi ko makita, hindi ko maramdaman. Although nakaka-shoot ako, pero hindi yun yung gusto kong feeling. Guys, the game of billiards is not all technique. It's not all talent. This is also a game of feel. Okay? Papakiramdaman nyo po yung katawan nyo, yung feeling nyo, yung tira nyo. Hindi lang basta laro o pure talent. This is a game of feel. It also, this is more on a mental game also. Yan guys, dire-diretso na siya. Para 6 na tira o 7 tira yan, dire-diretso na siya. So, ang laki ng difference nung unang tira ko, yung unang tumbok ko. Bumitin to siya. So, this is the fifth drill. This is the pocketing exercise. So, tingnan ko naman dito yung speed control ng puti. Although, nakaka-shoot-shoot na po ako. This is more on the positioning. Again guys, I advise, huwag kayong ma-distract kung may nanonood or tingnan nyo yung resulta na nakakahiya naman kung sasabay ko to. Do not dwell on the result. Gawin mo kung anong gusto mo. Gawin mo yung fundamental. Observe mo yung fundamental, yung tira mo. Focus ka lang. You practice with the purpose. You're not practicing. Hindi ka nagpa-practice para i-please mo yung nasa paligid mo. Nagpa-practice ka dahil may goal ka, ibalik yung tumbok. Okay? Ito may mga sablay ako sa prepare. Kasi, yun nga, nasolusyonan mo na yung tumbok, yung hagod mo, yung sight mo, yung stance mo, at yung, what do you call this, yung, hinahanap ko yung shoulder alignment mo. Ito naman, ang susolusyonan natin ito, hahanapin mo naman dito, ay yung speed ng puting bola. At yung siyempre, yung konting pectus. Yan, medyo mga malalayo yung prepare. Pero nakukuha naman sa pocketing. Guys, don't take my word for it. Try nyo po. Huwag yung paniwalaan kung ano yung sinasabi ko dito. Pero try nyo po at kayo na mismo maka-experience sa sarili nyo kung ano yung sinasabi ko. Mga drills na to, kung makakatulong ba sa inyo, hindi. So, sumablay ako sa preparation for the 8. Pero no problem kasi may backshot naman. Ayun, 9, medyo sablay ako dito. So, ito ay bonus clip. Paano ka mag-practice ng stance mo, ng stroke mo, ng sight mo using the side table. So, may rumpong linya yung table. So, dito, mapapractice nyo kung tuwid, kung tuwid o paano ituwid yung inyong tira bago kayo mag-practice.
Okay guys, thank you for watching this video. I hope may natutunan kayo for this segment. And please don't forget to comment if you want to say something. And please share and subscribe dun sa hindi pa mga nakakasubscribe. At please dig down dun sa channel. Maraming videos dyan, maraming tutorial na pwede nyo matutunan, lalong-lalo na dun sa mga beginners. So basta tandaan, pag nag-practice kayo, practice with a goal. So tatlo lang naman tatandaan nyo dun eh. Dapat, una, dapat may take home kayo. Okay? Pangalawa, dapat meron kayo natutunang bagong skill. Okay? Meron kayo natutunang bagong skill. At pangatlo, dapat nasolusyonan mo yung mga tanong mo kung bakit wala yung tumbok mo, bakit ang bigat ng kamay mo, at kung bakit ka natalo noong nakaraang laro mo. So, yung mga tatandaan nyo, dapat before you leave the table, meron na take home o na natutunan. Okay? Hindi yung basta practice lang. Okay? So, good luck guys sa inyong billiard career. Sana po ay matuto tayong lahat.